Kung kailan pa naman nagmamadali ang marami na makauwi sa kani-kanilang probinsya, ilang oras na antala kanina ang isang bus na biyaheng Bicol. Tinangay daw kasi ng dispatcher ng terminal ang ibinayad na pamasahe ng mga pasahero, kaya ang driver, sorry na lang, walang maipambayad sa krudo. Yan naman po ang tinutukan ni Von Aquino Exclusive. Mga galit na pasahero ang bumaba mula sa bus na ito na nakaparada sa isang gasolinahan sa Pasay City pasado alas 11 kagabi. Sinabihan daw kasi sila na hindi na sila makakabiyahe. Patungong Bicol ang 43 pasahero na nagbayad ng 1,100 pesos at alas 7 ng gabi pa dapat nakaalis sa Pasay. Yung inaasahan ng pamilya na makakarating sa oras ay wala na eh, laglag na tayo dun eh. Sa kauna-una, bakit iba-iba nang collection sa kanila? Walang official receipt. Kanina pa kami naghihintay makaagis eh, mga around 7 p.m. eh. Mag-11 na ngayon, hindi pa kami nakakaagis. Kasi laki ng abali, naubos na yung oras namin eh. Tinakbuhan daw sila ng dispatcher na naningil ng pamasahe, kaya hindi mabayaran ang pinakargang krudo. Mangyari kasi hindi kami binayaran ng terminal sa yung payment ng bus. Eh, ang usapan po namin, dalhin sa gasolina at kargahan ng diesel at susunod siya, dito kami magbabayaran ng payment. And then, pagka park ko dito, binalikan ko. Hindi na andun pa sa kanya, inabutan ko pa. Bumili ako ng sigarilyo, saglit lang nawala na yung tao. Ang resibo ng mga pasahero, ni walang pangalan ng kumpanya ng bus at walang tax identification number. Sa terminal, iba na ang nakaupong dispatcher at hindi maituro ang nangolekta ng pera. Eh, yung tinitikitan ko, yung bus na pinapapila namin, yung sariling amin. Pero, yun sa ibang bus. Ay, wala ko kami kinalaman doon. Makalipas ang ilang oras, nakausap ng driver ang may-ari ng bus. Yung kung ano po yung binayaran nila, kung saan sila destino, makakarating po lahat sila lahat. Pero halos 2 oras muling naghintay ang mga pasahero bago dumating ang mga kinatawan ng bus company. Mag-alas 2 naman na makaalis ang bus mula sa Pasay. Ipinablatoy naman ang bus company sa barangay ang nangyaring insidente. Hindi rin kasi nila natagpuan ang may-ari ng terminal dahil nakapadlak ang sinasabing opisina nito. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.